Magandang gabi, dadako naman po tayo sa ating pagkakaloob. Ang topic po natin ngayon ay God Made the First Promise. Matatagpuan po sa Genesis 3:15, kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhimot binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang tuturog sa iyong ulo, at sa sako niya'y ikaw ang tutuklaw. The promise was that Jesus would overthrow Satan and save humanity. Salamat sa Diyos, pinaalala sa atin ngayon, binigyan niya tayo ng kakayahan na alisin o durugin anuman ginagawa sa atin ng kaaway dahil nasa sakong na lang siya ng ating paa. Iniligtas na tayo ng Panginoon sa mapaglinlang na ahas na ito, kaya huwag po na tayo magpadaya sa lahat ng anumang bagay na alam din nating mali ito. Lalo na po sa ating pagbibigay para sa Panginoon. Testimony ko lang po, lately, dinala po ako ng Lord sa aming business ngayon. Simula nung una, asawa ko na po yung nag-handle nito. Pero need ko na po siyang tulungan dahil nakikita ko na po nahihirapan na din po siya. At na-observe ko po na hindi ganun kadali talaga po ang hawak ng business. Pero para sa akin, na-handle ko po ito na maayos sa kabutihan ng Panginoon. Ako po yung mahawak ng benta namin sa bakery. Kaya po, ako din po yung naka-assign sa pagbabayad ng bills sa kabutihan ng Panginoon po. Hindi po ako nahirapang mag-budget dahil tinuruan po ako ng Panginoon paano ko i-budget ang lahat po. Ano po yung una kong ginagawa? Araw-araw po, kinukuha ko na po ang tithes at love offering. Iniipon ko na po ito. Dito ko tinuruan ng Panginoon paano kami makakabayad ng bills. Sineseparate ko na rin po ang bayarin po sa mga bills namin araw-araw. Iniipon ko na rin po, at para sa pagdating po na bayarin, hindi na po ako mamumroblema dahil meron na rin, nakaseparate na rin yung pambayad. At ang matitira na lang po ay yung pambayad namin sa arena na nagdi-deliver po sa amin, dalawa po yun. Minsan sa tingin ko kulang yung pambayad namin, pero kapag may pananampalataya tayo sa Panginoon, hindi ito hayaan ng Panginoon na magkukulang o mawawalan, dahil pinangahawakan ko lagi ang salita ng Panginoon dahil totoo at tapat siya sa lahat ng kanyang salita. Sa kabutihan ng Lord, nakakabayad po kami ng mga bills at nakakabayad din po ng arena po. At nakakapagbigay na rin, at nakakapagbigay po ako sa Panginoon. At mga kapatid, kung ano man yung sitwasyon na meron po kayo ngayon na sa tingin nyo mahirap, imposible na mangyari, ibigay lang po natin ito sa Panginoon. Dahil siya lang po ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya huwag po tayong matakot ano man yung sitwasyon na kinakarap po natin ngayon, lalo na po ngayon sa financial problem, emotionally, o sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kung ano man yung sitwasyon na mayroon kayo. Ibigay lang po natin ito sa Panginoon. Huwag po tayong matakot dahil ang Panginoon, tutulungan niya tayo. Kaya mga kapatid, hawakan po natin ang ating kaloob natin ngayon at ipag-pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagpapala niyo sa aming lahat, sa kabutihan niyo po sa aming buhay. Tinuturuan niyo kami, Panginoon, paano po namin ma-handle po ang lahat, Panginoon. Salamat sa kabutihan niyo, Panginoon, na pinagkakatiwalaan niyo pa rin, Panginoon, kami sa iyong kabutihan, Lord. Nawa, Lord, ang mga kapatid kong ito, ano man yung sitwasyon na meron sila, Panginoon, kayo lang po yung nakakaalam, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang puso't isipan, anuman meron na sitwasyon na problema na kinakarap ngayon, Panginoon. Lord, anuman yung pagkakaloob ng aking mga kapatid, maliit man malaki ito, kayo din po yung nakakaalam na bukal sa kanilang kalooban ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kaligtasan at kalakasan na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Kaya po, Panginoon, binabalik namin ito ng papuri ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang ang tinataas namin sa buhay namin. Lord, salamat.
Panginoon, sa buhay namin na pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Muli, Panginoon, pinabalik namin ito sa iyo ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Isang magandang araw po, gabi po sa bawat isa na ngayon na inaabot ng tingin nito. Salamat po sa ating sama-sama pagsamba na nagbibigay na kagalakan sa ating puso upang mga ating mga awitin ng pagpapasalamat sa Panginoon ay patuloy natin may handog sa kanyang harapan. Pinapuri natin, pinapasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Tunay nga po na hindi nagkulang ni nagpabayaman ang ating Panginoon sa bawat panahon. Lagi niya tayong sinasamahan. At sa oras na ito, muli natin ihanda ang sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating pagkatao, kagalakan sa ating puso at kapayapaan sa ating kaisipan. Tayo po manalangin. Ama namin, sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus at kay sana ng Espiritu, kami ay lumalapit sa iyong rapan upang ipailalim ang pag-aaral na ito. Turuan mo po kaming lahat, Panginoon. Aming banal na Espiritu, hayaan po ang tinig mo, salita mo ay marinig namin, matanim sa aking puso at patuloy dumumika ng pagbabago sa aking pagkatao. Salamat po aming Ama sa ibinigay puri para at pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. Naniniwala po ako sa bawat araw ay iba't ibang bagay ang ating kinakaharap, iba't ibang klase ng tao ang ating kinakausap, iba't ibang klaseng circumstances ang nasa ating pinagdadaanan. At madalas may mga tao nakakasugat sa ating puso, may mga salita tayong narinig na nagbibigay ng kabigatan sa ating pagkatao. May mga usapan tayo narinig na tayo ay nasaktan. Iba't ibang bagay ang ating nakinakaharap na nagmisan ay nagbibigay ng kabigatan sa ating pagkatao. Dahil kung tanungin ka, nakaranas ka ba ng kabigatan itong nakaraang buwan? May mga salita ka ba narinig na hindi mo nagustuhan? May mga kakaibigan ka ba o kakilala na ikay ay sinugatan? Huwag kang mag-alala kaibigan na sumalamang hindi ka nag-iisa. Tayong lahat ay nakakaranas niyan. Tayong lahat ay nakakaranas niyan. At ano kaya ang epekto sa atin nito? Ang mga pasalita natin narinig na hindi natin nagustuhan ay nakaka-epekto sa ating pagkatao, nagbibigay na kapaguran sa ating puso at nagbibigay na kaguluhan sa ating isipan. Nag-aalis ng ating lakas. Kaya nga po napakalaga na tayo magkaroon ng kaugnayan sa Diyos upang mapalitan ang kalungkutan yon ng kaaliwan nagmumula sa Kanya dahil sa Diyos ay matatagpuan natin ang tunay na kasiyahan. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga istorya ng mga taong sinugatan at mga taong nakaranas ng pagtatagumpay. Bagamat sila'y sinugatan, pero hindi ito naging dahilan para sila'y manatili sa sugat na yon. Hindi nila hinayaan ang sugat ay baksak sila. Ang sugat na kanilang naranasan ay maging dahilan para manatili sila nakakulong o bilanggo ng sugat na yon. Kundi sila'y pumailan lang, lumakad, gumawa at kumilos at ang sugat ay naging dahilan. Ang mga bagay na kanilang narinig, ang mga bagay na kanilang kinaharap ay naging dahilan upang ma-develop sila, upang maihanda sila sa mas malaking bagay na kanilang pupuntahin. Kagaya po na tanda natin, si Joseph ay nakaranas ng maraming paghihirap, ibinenta, nakaranas ng sakit, pero ang dulo noon ay ang kagandahang inihanda ng Diyos sa kanyang buhay. Si David ay hindi maganda ang trato na ang trato sa kanya ng kanyang mga kapatid. Hindi rin maganda ang panahon sa kanya ng kanyang hari. At siya ay naging isang wanted na kriminal. Pero hindi ito naging dahilan para hindi mangyari ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kundi ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay paghahanda na ginawa ng Diyos upang marating niya ang dahilan kung bakit siya sinilang. Pinanganak siya bilang hari. Kapatid, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo ngayon, pero ito, ano ang dinadala, ano ang ginagawa ng iyong mga pinagdaanan? Ano ang inihatid ng mga salitang nainarinig na minsan ay masakit para sa iyo? Ito ba ay naging dahilan para ikaw ay mabuhay sa galit? Ikaw ba't ba'y naging dahilan para pumangit ang lalabas sa iyong bibig at pangit ang maging laman na iyong puso? O ito'y naging dahilan upang lalong makita ang kaluhalatian ng Panginoon sa iyong buhay? At ito rin ay naging dahilan upang maihanda ka sa mas magandang ginagawa ng Diyos.
Malinaw ang sabi ng Panginoon, all things work together for good to those who love the Lord. Nais kong basahin na sinasabi ng Diyos sa Lucas 17 verse 1. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasana, ngunit kakilakilabot at sasapitin ng taong pinagagalingan niyon. Ulitin ko na sabi, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Tiyak daw, sabi mula, mula sa bibig ng Panginoon, sinabi niya, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Pwede dumating sa iyong buhay ang isang pangit na balita na pwede kayo magkasala o pwede kayo tumalino. Pwede kayo marinig na isang pangit na balita laban sa iyo na maging dahilan para kayo magalit, mayamot, makonsume, o lalong matuto kang lumuhod at tumawag sa Diyos at hindi at sabihin sa Kanya, Panginoon, hindi ko papansinin yon dahil ako'y nakatingin sa iyo. Tanda po natin na lahat ng ating narinig ay naging dahilan para mailitaw ang laman ng ating puso. Ang sabi sa mga awit, 55, si Haring David ay nagsalita. Sa ito, sabi niya, kaya ko mabata at magpapagtiisan kung ang mangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambog ay isang kalaban. Kayang-kaya ko pang siya'y pagtaguan. Ang mahirap nito'y tunay kung kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Dati kausap ko sa bawat sandila at mag sa templo, kasama kong lagi. Tunay nga po na mapagtitiisan mo kapag kaaway mo ang, sabi ni Haring David, ang mangungutya sa iyo. Pero mahirap to. Misan, kapatid mo pa, kasama mo sumasamba, sabi ito. No, kasama, dati kausap ko sa bawat sandali at mag-isa templo, kasama mong lagi. No? Kaya ang ating pag-aaralan, pinamaganda po natin, from bitter to better. From bitter to better. Parang from bitterness to betterness. Lalo kang gumaling dahil sa bitter na iyong pinagdaanan. Ano yung misan yung mga mapapait na pangyayari ay nagbibigay na kaganda sa ating buhay. For example po, ang palaya ay mapait. Pero alam niyo ba na yung kapaitang ibinibigay ng ampalaya, ibinibigay ng gagal sa ampalaya yun ay nagdudulot na kagandahan sa ating papagata, sa ating katawan? Ito'y kailangan ng ating katawan. No? So may mga bagay na mapait pa na pagdadaanan ng ating buhay, hindi para wasakin ka, kundi para ihanda ka, para hubugin at hulmahin ka hanggang mangyari sa iyo, makita sa iyo ang larawan ng Panginoon at para matupad ang pangarap ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, nais ko malaman mo, may magandang bagay na inihanda ang Panginoon sa iyong buhay. Sabi ni David, malinaw po, sinasabi ng Panginoon sa Kristo, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Pagsambi po, sanhi, pwedeng hindi ito ko magkasala, pero ito'y sanhi ng pagkakasala. Nasa iyo ngayon, how will you respond? How will you react? Maganda po itong series na pag-aaralan natin ngayon dahil ito yung bait of Satan. Paano tayo tinutukso ni Satanas? At pag sinabi ko kasing bait, ito is mga patibong ng kaaway sa ating daanan. Para bang isda na hinuhuli, may pain, na pag ang gusto na, yung ipinapain ng sa isda, ay kung ano yung gusto niya. At sadali, ang isda iikot-ukutan yun hanggang kanyang sakmain at huli na para malamang nahuli na siya sa bitag. Nais kong malaman niyo po na may bitag ang kaaway at nais niyang bitagin tayo upang huwag natin marating ang plano ng Panginoon dahil kinakatakutan ng kaaway ang paglago mo. Naniniwala ka bang kinakatakutan ng kaaway ang paglaki mo? Kaya, ayaw ng kaaway na makita lumalaki ka. No? So, eto po, ano ba ang nangyayari sa bitterness? Remember, bitterness will destroy you. Bitterness will destroy you. You will lose your direction in life. Mawawala ka sa direksyon. Suddenly, yung ang nagpapatakbo sa iyo, galit at sama ng loob. Lagi may mga taong mag-o-open sa iyo, mga makaka-open sa iyo. Pero ang question doon ay hindi yung offenses na ginawa sa iyo, kundi ano ang gagawin mo sa mga ginawa sa iyo. Naniniwala po ako na pinapalabas lamang ng mga pangyayari kung ano ang laman ng puso mo, kung anong klaseng treasure na meron sa iyo. No? Kung anong treasure na. Nais kong basahin po, sa Biblia kasi meron ditong isang tao na kung saan grabe pag siya nagsalita. Ito po yung 2 Samuel 16 verse 23. Remember, from bitter to better.
maaari din naman from better to bitter. No? Ito kasi, nais kong basahin ang istorya ni Ahitophel. Maaari si Ahitophel ay isang pangalan na hindi masyado napapansin mo, pero hayaan mo buksan natin ngayon. So 2 Samuel 16 verse 23, ito kasing taong to, pag nagsalita ang lahat nakikinig, siya po yung nagsalita kay Haring David, siya po isa sa magaling na advisor ni Haring David, at nakikinig si Haring David sa kanya, dahil siya po ay parang ang salita niya ay parang salita ng Diyos. Ano? Pero one day, si Ahitophel ay sumamas kay Absalom. At ang mahal na hari na si Haring David ay kanyang iniwan. Sumama siya sa anak. Sabi po sa 2 Samuel 16 verse 23, noong panahong yon, ang mga payo ni Ahitophel ay tinuturing na salita ng Diyos. Ano po? Itinuturing na salita ng Diyos. Grabe, pag siya po ay nagsalita, ang lahat ay nakikinig. Ang lahat ay namamangha. Dahil parang salita, itinuturing tong salita ng Diyos. Lagi yung taglay niya ang katalinuhan pag siya ay nagsalita. Ang lahat ay natutuwang makipag-usap sa kanya dahil parang may katiyakan ang kanyang sinasabi. Nagbibigay ng kalakasan at kasiglahan ang mga salitang kanyang binibitawan. Bakit po? Dahil siya ay ginagamit ng Diyos. No? Dahil siya ay ginagamit ng Diyos. At ang sabi sa talata, maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang mga payo. Ano po? Maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang payo. No? Sa natin, sabi sa wika ng English eh, no? It seems that his words come directly from the mouth of God. Yung ang bawat sinasabi niya ay parang, ay mismo parang salita ng gagaling sa bibig ng Diyos na nagbibigay inspirasyon sa lahat na nakakarinig. So ito po ang talata na makita natin sa 2 Samuel 16:23, si Ahitophel. No? Isang magaling na pinuno, tagapagturo kay David, advisor ni David. Pag siya ay nagsalita, nakikinig si David. No? At sa 2 Samuel 16, verse 23. Pero niyo, pagdating sa 2 Samuel 17, isang chapter, 23 din. 2 Samuel 17, 23. Kanina, 16, 23. Ngayon, 17, 23. Sabi dito, nang malaman ni Ahitophel na hindi sunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habili sa mga kasambahay, siya ay nagbikti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Inilibing siya. Ano pong ginawa niya? Matapos mag-iwan ng huling habili sa mga kasambahay, siya ay nagbikti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Isang matalinong tao, isang ginamit ng Panginoon, isang ginagamit ng Diyos na pag siya nagsasalita, parang salita ng Diyos, mula sa bibig ng Diyos ang kanyang pinapayag. Taglay ang katalinuhan. Pero pagkatapos na isang chapter lamang, sa 2 Samuel 16:23, parang salita ng Diyos. Pagdating sa 2 Samuel 17 verse 23, siya'y nagbigti. Kapatid, napakalaga po na maunawaan natin ang ating sarili, bantayan natin ang sarili dahil baka hindi natin namamalayan. No, si Ahitophel ay ginamit ng Panginoon, pero ang nakapagtataka pagkatapos noon, isang chapter noon, pagkatapos noon ay agad siya ay nagpakamatay siya. Ano nangyari? Bakit nagkaganoon si Ahitophel? Alam niyo kasi, remember, from better to bitter. Better ang ano niya, nakikinig siya sa salita ng Diyos. Daluyan siya ng pagpapala ng Diyos. Ano nga nangyari? Bakit nagkaganoon siya? No, kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag mong isiping nakatayo ka. No? Huwag mong isiping marami ka ng alam. Napakalaga po na patuloy tayong magpabago sa Diyos. Napakalaga na panatili tayong lumapit sa Panginoon. Kaya napakalaga, sabi ni Jesus atin, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Bakit nagpakamatay ang taong ito? From better to bitter. Pero ang title po natin, from bitter to better. No, from dahil lagi may bitterness ka, may offense kang marinig lagi sa mundong ito. Lagi tanda natin, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala. May marinig ka salita na magkakasala ka dahil kung ano din sabihin mo. Ikukwento mo ang buhay ng iba. Nagdadaning ka na sama ng loob sa kanila. And suddenly, magugulat ka na lang, bakit nagkaganoon ako? Ba't ang lumalabas sa bibig ko, hindi tila? Hindi maganda. Bakit hindi natutuwa ang mga tao?
ano kaya ang napakaganda from bitter to better kaysa from better to bitter. Ito po nangyari kay Ahitophel. From bitter, from better to bitter. Kay Joseph, the dreamer, from bitter to better. From kay David, from bitter to better. Si Moses, from bitter to better. Naging wanted eh. Pero si Ahitophel, ang ganda ng record niya. Pag siya'y nagsalita, parang nagsalita ang Diyos. Pero pagkatapos na isang chapter, siya'y nagpakamatay. Bakit nangyari sa kanya ang bagay na yun? It is because of what we call bitterness or offenses. Nasaktan siya. May nakasakit sa kanya. Tandaan natin, pag sinabi offense, remember, bitterness or an offense, no, is a tool of the enemy. Naapektuhan ka nito. No? Bitterness will destroy you. Offenses will destroy you. You will lose your direction in life. Nawala ang direction ni Ahitophel. Isang nakikita, isang taong ginagamit ng Panginoon, isang taong pag nagsalitaan, lahat ay nag-enjoy makinig, pero suddenly, nagkaroon ng pagbabago. Ang after one chapter lamang, nagbigti. Nagbigti siya. Ano nangyari? Ba't yun nangyari? Ba't nagkaganoon si Ahitophel? Nais kong puntahan natin ang pangyayari. Titingnan natin, no? Kanino ba siya nagalit? Sino nakasakit sa kanyang damdamin? 2 Samuel 11, verse 1 to 3. In the spring of the year, when kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. They destroyed the Ammonite army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem. So ito daw hari, panahon daw ng laban, paglaban na hari, pero hari na natili sa Jerusalem. Pastor, ano ba ang ugnayan dyan sa kay Ahitophel? Titinan po natin, bakit nagkaganoon si Ahitophel? No? Sabi niya dito, late one afternoon, after his midday rest, David got out of bed and was walking on the roof of the palace. As he looked out over the city, he noticed a woman of unusual beauty taking a bath. No? Nagpapahinga. Kaya nga po, tandatin, ang kapahinga natin ay sa pangalan ng Panginoon. Sa ngayon, may laban. May laban. Ikaw ay hari. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay prinsesa. Ikaw ay prinsipe ng Diyos. Anak ka ng hari. At may laban ngayon. Hindi tayo nagpapahinga. Ang pahinga natin ay sa presence ng Panginoon. Ano pang ginawa na nga? May nakita siya isang babaeng naliligo. He sent someone, verse 3, to find out who she was. Anong goal ng kilala, tingnan mo kung sino siya. Kilalanin mo nga kung sino siya. And he was told, she is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite. Ando po, anak ni Eliam. Siya daw po, sinabi ang dalang description na ba ito, ang pangalan niya ay si Bathsheba. At ang tatay niya ay si Eliam. At ang asawa niya ay si Uriah. No? Si Uriah ay kilala natin, isa sa mighty men of David. Pero sino ba si, sino naman si Eliam? Mahalaga, siya ay anak, sabi, siya ay anak ni Eliam. Siya ay anak ni Eliam. Sino si Eliam? Alam niyo, ang pangalan ni Eliam ay makita natin sa listahan ng mga mighty men ni David. 2 Samuel 23:34. No? Ang sabi doon, Elipelet, son of, ito yung listahan ng mga mighty warrior of David. Ito yung 30 warriors, yung mighty men of David. Ito yung mga iginagalang, ito yung lumalaban para kay David. Sila yung mga pilimpili at kinakatakutan. Sila yung most trusted person ni David. At ang sabi ito, Elipelet, son of Ahashbai from Maaka, Eliam, son of Ahitophel from Gilo. So, ito po, sino si Eliam daw? Son of Ahitophel. Sino si Eliam? Son of Ahitophel. Sino si Ahitophel? Advisor ni David. Lingkod ni David. Naglingkod sa kanya. Pero suddenly, ang nagustuhan ni David, asawa ni Uriah. Anong kaugnay ni Ahitophel? Apo ni Ahitophel, si Bathsheba. Si Bathsheba ay anak ni Eliam na anak ni Ahitophel. Kaya masakit para kay David, masakit para kay Ahitophel, dahil ang lingkod na kanyang pinaglingkuran, ang kanyang sinamahan, si David na kanyang ginala. Suddenly, ang ginawa ni David na ito, ni David na kanyang haring, iginagalang, kinuha ang kanyang apo at pinatay ang asawa ng kanyang apo.
And because of that, he was offended. Nagkaroon ng bitterness sa kanyang puso. Nagkaroon ng bitterness. Ano ginawa niya? Nilabanan niya si David na mag-revolt ang anak niya si Absalom. Pumili siya. Sumama siya kay Absalom dahil nais niya ipaksak si David. Why? Because there's bitterness. Nais niya mag-revenge. Nais niya ipaghiganti ang asawa ng kanyang apo. Nais niya sinira ni David sa kanyang pananaw, sinira ni David ang buhay ng kanyang apo, ng kanyang minamahal na apo. Kaya sabi dito, no, ang nakita natin, sino si Ahithophel? Sino si Eliam? Siya'y anak ni Ahithophel. At suddenly, kaya sumama siya. Sumama si Ahithophel ay sumama kay Absalom para labanan si Haring David. At ang ipong binasa natin kanina, bakit siya nagpakamatay? Dahil nung dumating, nung tinanong si Ahithophel, ano ang dapat natin gawin? No, ngayon si David ay tumakas, habulin mo, maghanap ka ng maraming tao, isama mo mga magigit na sundalo, habulin mo siya dahil pagod na siya ngayon, magtatago siya at ati siyang patayin. Mahuli mo siya. Ang sabi naman ni Abisay, si David ay magaling na mandirigma, hindi mo siya matatagpuan sa gabing ito, pinasugod mo yung kawal, magkakandamata yung kawal at mawawalan ka, manghihina ang loob ng mga tao sumasama sa iyo. Kung ako ikaw, igather mo po na napakaraming tao, saka natin habulin si David. At pinakinggan ni Absalom ang payo ni Abisay. At nabaliwala ang payo ni Absalom, ni Ahithophel. At dahil doon, napahiya siya. No? Yung balak niyang paghihiganti, yung offended heart na taglay niya, yung bitterness na puso niya, nasaklabi siya, nasaktan. Ano po ang nasaktan pa? Yung pride. Nabaliwala ang kanyang sinabi. Pride will keep you from dealing with truth. Sumama siya sa rebellion. Ngayon, no, kung nagkasala si David, ang Diyos ang bahala sa kay David. Pero inilagay niya ang batas sa kanyang kamay. Pride keeps you from dealing with truth. Kung may mga nagsasalita labas sa iyo, huwag kang ipaubaya mo sa Diyos. No? Ilagay mo sa Diyos. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. At huwag ka na mag-aksaya ng panong linisin pa ang mga bagay na iyon. Lagi ko nasabi, ang isang bagay na malinis, hindi mo na kailangan linisin pa. Kung sinasabi na ibang tao, ang dumi ng kwarto mo, kung sa iyo malinis, huwag mo hayaan sila magpatakbo sa iyo. Kung anuman naman, madami na ako narinig na sinasabi sa akin sarili, pero hindi ko hayaan ang narinig ko ang papatakbo sa akin. Makikinig ako sa Diyos. At hayaan ko ang narinig ko sa Diyos ang magpapatakbo sa akin. Pride keeps you from dealing with truth. It distorts your vision. Hindi nakita ni Ahithophel ang buhay na kanyang nilalakaran. No? Pride hardens your heart and dims the eyes of your understanding. Ano po ang ginawa? No? Pinatigas nito. Dahil sa pride ay pinatigas nito ang kanyang puso at hindi niya matanggap na nabaliwala ang kanyang sinabi. Kaya ano po ang ginawa niya? Nagbikti siya. Nagpakamatay siya. Hindi niya kayang tanggapin. Nabaliwala ang kanyang suhesyon. Why? Dahil nais niya ibaksak si David. Pride causes you to view yourself as a victim. No, ang tingin niya sa kanya, siya ay biktima. Kaya gusto niya mupatayin si David. Gusto niya ibaksak ang kaharian ni David. Kaya ang isang man of God suddenly, ay naging dahilan para samahan niya ang nagrebelde kay Haring David. Tandaan po natin, ang ating puso ay nakita ng Diyos. Wala tayong maitatago. Kaya nga po, lagi siya sabi, pag may mga bagay ka narinig laban sa iyo, dalhin mo ito sa Panginoon, ibigay mo sa Diyos. At hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng linaw. Kung totoo ito, humingi ka ng tulong sa Diyos na mapago ka. Kung hindi naman, huwag mo nang patulan ang mga nagsasalita o mga sinasabi nila laban sa iyo. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong pag-aalaga ng kaluluwa at pag-abot sa mga nangangailangan. Mayroong taong kailangan ng pagliligtas mo. Hebreo 12 verse 15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba.
Ano po ang nangyari kay Ahithophel? Nagpakamatay. Napasama ang kanyang buhay. Bakit? Dahil nagtanim siya ng sama ng loob. He has an offended heart. Bitterness ay nag-root sa kanyang puso na naging dahilan, para siya ay maapektuhan. Kaya napakahalaga po yung ibinibigay mo sa Panginoon, iniiyak mo sa Panginoon ng iyong kabigatan. Remember, nothing is hidden from God. Kung ikaw nasasaktan, sabihin mo sa Diyos. Pero wag mo ilagay. Wag mo ilagay ang pagiganti sa iyong sarili. Ang Diyos, haya mo ang Diyos ang gumanti. Remember, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito ay napapasama ang iba. Paano daw po napasama ang iba? Dahil sama ng loob. Suddenly, iba ang lumalabas. No? Kaya lagi yung sinasabi ay ganito, pag may nagkwento sa iyo ng ibang isang bagay, tanungin mo siya na ipanalangin mo na ba yan sa Panginoon. At kung naipanalangin mo na sa Panginoon, hiningi mo ba ito ng tulong sa Panginoon? At pangatlo, naniniwala ka bang tutulungan ka ng Diyos? Sabay pang sabi mo ngayon, huwag mo na ikukwento ito sa iba, tayo na lang tatlo ng Diyos ang nagkakalang. And suddenly, pinapatay mo ang kasama, no? Dahil dito ay pinapatayin mo ang sama ng loob. Alam niyo ba na ang kwento ng sama ng loob ay nakaka-apekto rin sa ibang tao? Suddenly, iba ka na magkwento tungkol sa buhay sa isang tao na, no, nadamam na rin ang sakit na naranasan niya. No, na hindi mo alam, ikay maapektuhan dahil dito'y napapasama ang iba. Kaya tandaan natin, ang kwento natin na sama ng loob ay ating, pag ating kinukwento, yung nagtatanim din tayo na sama ng loob sa kanila, naging dahilan para sila mismo ay mapasama. Bitterness, tandaan po natin. Si Ahithophel ay naapektuhan ng kanyang buhay na naging dahilan para pagdating na isang araw siya ay magpamatay. Kapatid, ano man ang mga kabigatan dinadaanas mo ngayon sa buhay na kumalaman mo, ano man ang mga narinig mo, ikwento mo ito sa Diyos. Ito ang mga bagay na dapat mong gawin para, ito ang mga steps na dapat mong gawin para makalaya tayo sa bitterness o sama ng loob o sa offenses, sa mga gawa na kasalanan na pwede magdulo sa atin ng pagkakasala. No? Una, recognize the importance Jesus put on forgiveness. Dapat mong tanawin kung gaano kahalaga, kung gaano tiningnan ng Panginoon Jesucristo ang kahalagahan ng pagpapatawad. Kung nasaktan ka, no? Kung nasaktan ka, matuto tayo magpatawad. Di ba sabi sa Matthew 6 verse 12, forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Lagi may magkakasala sa iyo. Pero anong gagawin mo? Gagantihan mo ba ng kasalanan? O matuto ka magpatawad dahil kay pinatawad ng Diyos? Tayong lahat ay napakadalaming kasalanan, pero tayong lahat ay pinatawad ng Diyos. Tayong lahat ay pinatawad. Kaya forgive us our sins, ang prayer natin, sa prayer natin, ito ang isa natin. Forgive us our sins as we have forgiven those who sins against us. Suddenly, habang nagpapatawad ka, yung bitterness ay natatransform into betterness. Into better. From bitter to better. Para magmawala ang bitterness, ang bitter sa iyong puso, no, yung offended heart ay gumaling, learn. No, ibigay mo ito sa paalalahan mong pinatawad ka ng Panginoon. No, pinatawad ka ng Panginoon. Tumanggap ka ng pagpatawad, kaya matuto ka rin magpatawad. Lagi may darating. Di ba sabi sa atin sa kauna-unahan? Lagi na, siguradong darating ang mga sandi ng pagkakasala. Sigurado! No? Kaya, ano po dapat na recognize the important Jesus put on forgiveness. Tandaan po natin, napakalaga ng pagpatawad. Dahil ang pagpatawad ay nagiging dahilan para makalaya ka sa kabigatan. Habang hindi, habang kinukwento mo ang kabigatan ng dala-dala mo sa iba, nagiging dahilan to. At the moment na inayunan ka niya, lumalaki lalo ang apoy. Kaya pag narinig po kayo na nagkukwento sa inyo na sama ng loob, lagi mo tatanong muli. Una, tatanong mo na ipag-pray mo na ba sa Panginoon? Pangalawa, no, na nilaman na ipag-pray sa Panginoon, sinabi mo sa Panginoon, Jesus, Panginoon, tulungan mo po ako na matutong mahalin at patawarin siya. At pangatlo,
Panginoon, salamat dahil tinulungan mo akong mahalay. Why? Dahil kaya kanyang tulungan. Kaya niyang pag-aanin ang iyong kabigatan. Forgive us our sins. Ito'y pag-amin, no? Confess your bitterness to God. Sabihin mo ang kabigatan mo sa Panginoon na maging dahilan para makalaya ka. Remember this, seeking to hurt those who hurt you will only hurt yourself. Seeking to hurt those who hurt you will only hurt yourself. Dahil nais ni Ahitophel na mawasak si David, ano nangyari sa kanya? Siya ay nawasak. Siya ay nawasak. Siya ay lingkod. Kasi David ay lingkod pa rin ng Diyos. Si David ay lingkod pa rin ng Diyos. May consequence na si David. Nang sa kanya kasalanan, may consequence na naideklaran sa kanya ang iyong anak ay lalaban sa iyo. May pagpapatayan sa iyong kanya. Dahil sa kasalanan yun. Every sin has consequence. Kaya tanda po natin, no? Na recognize the importance Jesus put on forgiveness. Tingnan natin gaano kahalaga sa Panginoon ang pagpapatawad. Confess. Kaya sabi ng Romans 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaabaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano pa sabi ng Panginoon? Ako ang gaganti. Tandaan natin, hindi ka nalilimutan ng Diyos. No? Huwag mo ilagay, wag mong planuhin ang pagiganti sa tao. Magtiwala ka sa Diyos na siyang gagawa at kikilos. Alam niya ang kanyang ginagawa. At kung meron mga bagay na nagpasakit sa iyong puso, ito'y sa kadahilan nais ng Panginoon makita how will you react or how will you respond. Makita ba ba ang katangian ng Panginoon sa Kristo sa iyong buhay? No? Nakikita ba ang bagay na yon? Or pinapalitaw lamang ng pangyaring yon ang sugat, ang bitterness na dadadala ng puso mo. Pangalawa, alam niyo ba ho na ang offended heart at bitterness is from the devil? Pangalawa, no? Napakalaga po, tandaan natin, recognize the importance. No? Ito po yung para makalaya tayo eh. Para makalaya tayo sa bitterness eh. Maging better ang buhay natin. Reject the devil. Alam niyo ba ho na ang bagay na yon ay mula sa kaaway. Ephesians 4 verse 26-27. No? Let go of your anger. Don't give Satan a chance to use your bitterness. Bakit po sabi? And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. Ano po yung sama ng loob, yung hinanakit, no? Yung bitterness na ito, yung offended heart na ito. Ito yung nagiging foothold ng kaaway. Pag sinabing foothold, ito yung ano niya, base niya na panghahawak. Hindi mo pwede siyang paalisin doon dahil na meron siyang place sa lugar na yon. Kaya nga pag wala po ang anger, wala po ang bitterness na yon, suddenly walang mapasukan si Satan. Wala siyang place kasi. Kaya don't give the devil a chance. Don't give the devil a foothold to your life. Huwag mo hayaang mahawakan ka niya. Huwag ka mo hayaang masikil ka niya. Reject the devil. Sabi mo kay Satanas, hindi ko tinatanggap ang mga bagay na yan. Ipanalangin mo siya. Ipakita mo kay Satanas, nagtitiwala ka sa Diyos. Panginoon, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, tinipili kong patawarin siya. At Panginoon, ikaw po ang gumawa at kumilos sa buhay niya. Suddenly, you are interceding. Baguhin niyo po ang taong yun, Panginoon. You are interceding. Fight bitterness with the mind of Christ. Nilalabanan mo ang kabigatang ito, ang sugat na ito, ng pag-ibig, ng isip ng Panginoon sa Kristo. Ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. At magugulat ka, nagkakaroon ng transformation ang mundo at ang sitwasyong iyong kinaroroonan. Nagkakaroon na. And pangatlo, tanda po natin para mawala ang bitterness, mawala, transform bitterness. Una, recognize the importance. Jesus put on forgiveness. Pangalawa, reject the devil. At pangatlo, remember, God has forgiven you.
God has forgiven you. Colossians 3 verse 13. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offended you. Ano pa ang gabi mo? Forgive anyone who offended you. Inasaktan ka. May mga tao kasi matuloy magsalita, hindi iniisip ang kanyang sabihin. Nasaktan ka. Patawarin mo na lang siya. Isipin mo na lang, baby pa siya. Isipin mo lamang na siguro may kabigatan siyang dinadala. Kailangan ipanalangin ko siya. No? Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Tandaan mo na, ang Panginoon ay pinatawad tayo. At ang Diyos ang ultimate judge ng ating buhay. No? Ang judge, ang Panginoon ang ultimate judge ng ating buhay. Si Joseph ay isang tao na labis na karanas ng sugat. Labas na karanas ng sakit. Si Ahithophel ay nasaktan na naging dahilan para ilagay niya sa kanyang kamay ang pagiging. Si Joseph naman, sa dreamer, ay isang taong sinaktan din. Sino nakasakit sa kanya? Ang mga taong malapit. Alam niyo, ang pinakamadalas nakakasakit sa atin ay mga taong malapit sa atin. Mga taong kasama na sa bahay, asawa, anak, kapatid, magulang. Mga kasama na sa trabaho. Ang pinakamalapit na tao sa iyo ang madalas makasakit sa iyo. Ang matinding makasakit. At yun ang istorya ni Joseph. Nakita natin ang mga bagay niya. Ang hirap na kanyang pinagdaanan. But still, he looked towards God. Naniwala sa Diyos. Paano pa sabi, Genesis 50 verse 20, masama nga ang ginawa, ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos. Kilala ni Joseph ang kanyang pinagtitiwalaan. Ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Naniniwala po ako na ang Diyos ay may mabuting ginagawa sa ating buhay dahil ang Diyos ay napakabuti. Alam niya ang mga bagay na maganda para sa atin. Alam niya ang mga bagay na kanyang pinahihintulutan ay para sa inyong kabubuti. Kaya sabi sa salita ng Diyos, all things work together for good to those who love the Lord, to those who are called according to His purpose. Kung may mga na-open ka, may mga naka-open sa iyo, learn to forgive. No? Ipanalangin mo siya. Dahil ang Diyos iyay utos ng Panginoon sa atin. No, kaya sabi niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot yun ang Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. Naniniwala ako na kung may mga bagay, kung ikay na-open sa mga yun nakita, narinig, naranasan, it is simply because God is preparing you. Hinuhubog ka ng Panginoon, dinidevelop niya ang pagtiwala mo, pinapalago niya ang pagmamahal mo, ipinapalakita sa, pinapalabas niya ang mga fruit of the Spirit na sa iyong buhay, na ang patience, ang joy, ang love, ang peace. Pinapalabas ang lahat ng ito ng Panginoon Jesus Cristo, ng banal na Spirit sa ating buhay. Upang, bakit? Upang marami ang maligtas. Makikita nila ang taong ang liwanag sa buhay ng taong binago ng Diyos. Kapatid, nais ko malaman mo ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Kung may mga taong naka-open sa iyo, tandaan mo, no, pinatawad tayo ng Diyos at dapat tayo magpatawad. Pinatawad tayo ng Diyos at dapat tayo magpatawad. At tandaan na, huwag mong bigyan ang kaaway ng pagkakataon magkaroon ng puthong sa iyong buhay. Kundi, hayaan mo na ang buhay at puso mo, ang iyong buong pagkatao, ay nakapailalim sa pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon sa Kristo. Nice ng Diyos na gamitin kang daluyan pagpala niya. Nice ng Panginoon, nice niyang Panginoon na ipakita ang kagandahan ng kanyang nalikha sa pagitan ng buhay mo na binago niya. Kaya kapatid, kung may mga offenses man o may mga bitterness na inilagay, na ginawa, ipinakita ang kaaway sa iyong buhay, hayaan mong sa bitterness na yon, you become a better person. Sa bitterness na yon, you become a better disciple. Sa bitterness na yon, you become a better Christian. You become a better employee, a better spouse, a better son, a better daughter, a better parents. No? Yung bitterness na yon, kalinaw, all things work together for good to those who love the Lord. Do you love the Lord? Then,
God is a purpose. May layunin ng Diyos sa lahat ng bagay na pinadaanan niya sa buhay. Naniniwala akong inihahanda ka ng Diyos sa isang magandang plano at layunin na kanyang gagawin sa iyong pagkatao. Dahil sa iyo, dahil sa mga bitterness na pinagdaanan na iyong buhay, dahil sa mga offenses na iyong narinig at naranasan, marami ang maligtas dahil ang lahat ng iyon ay ginagamit ng Diyos upang lalo makita ang larawan ng Panginoon sa Kristo sa ating pagkatao na magiging dahilan para magliwanag ang ating buhay at may preserve ang mga tao sa ating paligid. Sa gabi ito, kapatid, kung ano man ang, kung may mga bitterness ka man sa buhay ngayon, kung ikay nasaktan, may nasaktan ka na yung asawa, ng iyong anak, ng iyong kapatid, ng iyong magulang, o kaya ng mga, iyong ng iyong kasambahay, ng in-laws mo, choose to forgive, for you are forgiven. Reject the devil. At sabi mo, pakita mo, I love them. Mahal ko sila. Mahal ko sila. Mahal ko sila. Sa gabing ito po, ano natin ang ating, lalo po ang ating pamilya. Ating magulang, kapatid, asawa, anak, ang ating mother-in-law, father-in-law, ang mga in-laws natin. Hayaan natin maging liwanag tayo sa kanilang buhay. At ipatuloy natin ipadama ang pagmahal ng Diyos sa kanila sa pagitan ng pagtayo natin bilang mga taong binago, hinubog, tinuruan, at inayos ng Diyos. Tayo pa'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na yung pinapahintulot sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil si Joseph ay pinadaan mo sa maraming bagay na hindi niya nagustuhan. Pero, Panginoon, sitwasyon yun, naging much, much better person siya. Lord, si Ahitopel ay dumaan sa isang pangyayari na kanyang pinaglilingkuran si David ay nasira ang buhay ng kanyang apo na si Bathsheba dahil kay David. At dahil doon, ang better person na si Ahitopel ay nagplano ng pagganti. From better, naging bitter ang kanyang buhay hanggang siya po'y mawasak at nagpakamatay. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kami na huwag po kaming mag-alaga ng anumang bitterness sa aming buhay. Na ang mga offenses na dumaraan sa aming buhay ay maging dahilan para kami lalo mabago, lalo mas matalino, mas matino, at mas kamukha mo, Panginoon, na nagiging dahilan upang patuloy makit sa amin ang gifts and fruit of the Holy Spirit. Sa gabing ito, Panginoon, ay pinagpapala ko po ang bawat pamilya, ang bawat tao na nanonood ngayon. Inaakit ko ang patuloy na pagganda ng relasyon ng kanilang mag-anak, na mag-asawa, na mag-ama, mag-ina, mag-anak, na mga in-laws at kanila, no, mga binan, at ang kanilang mga sister and brother-in-laws. Pinagpapala ko po sila, Panginoon. Hindi na ang inire-reject namin, Panginoon, ang plano ng kaaway na kami iwas sa akin. We are building the family of God. We are builders. We are called to build life. We are called to be light, and we're called to be salt of the earth. Salamat po, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, naming ibinibigay ang lahat. Nagpupuri kami ngayon sa patuloy pagpapalaya mo sa amin. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. Magandang gabi po at pagpalain tayo natin. Salamat, Panginoon. Dahil sa diyang mabuti ka, Panginoon, sa amin. Dahil sa diyang nagmamahal ka, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, ibinibigay namin, Panginoon, sa iyo, ang full control ng aming buhay, O Lord God. You take over this, Panginoon, whatever it is, Lord God, na nagpapahirap sa amin ngayon, problems, whatever it is, Lord God, take full control of it. Dahil, Panginoon, we believe that at the cross, O Lord God, you already prepared for this day. You already prepared, Panginoon, for this day. O Lord God, hindi pa nangyayari ang sitwasyon na ito. Nakahanda ka na, Panginoon. Kaya sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Thank you.
sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy nilaan. Katulad ng pasinang na gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng magmula pa sa ugat ng aming dahil. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi maging hanggang wakas nito.